Tapos na ang mag-grocery si Jackie nang maalala niya na kailangan niyang bumili ng ilang Coffee Pages books para magka-inspirasyon siya sa isinusulat niya. Tiningnan ng dalaga ang bit-bit niyang grocery bags. Maaari niyang i-deposit ang mga yon sa baggage counter ng supermarket. Pero mas pinili niyang bit-bitin ang mga yon patungo sa East Wing ng shopping mall na kinaroroonan ng bookstore. Humanap siya ng magagandang Coffee Pages book. Pagkatapos bayaran ang mga yon ay lumabas siya ng bookstore. Papunta na siya sa hintayan ng taxi nang may makita siyang bench. Ipinasya niyang umupo muna at magpahinga roon dahil kumikirot ang likod niya. Medyo masakit din ang mga kamay niyang hindi na yata dinadaluyan ng dugo. Gusto niyang pagsisihan ang pagbitbit ng grocery bags ng matagal. She flexed both of her hands. Natigilan ang dalaga at napatitig sa mga yon nang maalala niya ang kinalabasan ng meeting nila kanina ni Alice. Did Alice really give her Wilson as her new book collaborator? Sana ay si Eric na lang uli. She liked Eric. Hindi siya nagkakaproblema kapag silang dalawa ang magkatrabaho dahil hinahayaan siya nitong gawin ang trabaho niya ng mag-isa. Ni hindi sila madalas nagkakausap o nagkakaharap ng personal. If they needed to communicate, ginagawa nila yon online. Somehow, may pakiramdam siyang hindi magiging ganoon ang proseso ng project na ipinakomisyon ni Alice sa kanila ni Wilson. She knew Wilson would make a lot of fuss. He would be all over her. Kahit bago pa dumating ang proyekto na yon, she already felt that Wilson was always following her around. Hindi siya makalalabas ng bahay nang hindi nag-aalala na baka makita siya nito. And he always did. To her astonishment. Maaaring nagkakataon lang ang mga yon pero nakakasiguro ang dalaga sa isang bagay. Ang kakulitan nito. She had never met any grown man as playful as Wilson. Para itong bata na tila kinulang sa pansin at pakiramdam. He would tease her to no end. Ganun ito sa kahit sino. Nasa personality nito ang makipagbiruan sa lahat ng tao sa paligid nito. And everyone like him. Pero siya, walang panahong makipagbiruan o makipagkaibigan dito. Hindi niya alam kung bakit, pero mula nang makilala niya ito 4 years ago, ay tila palagi na siyang kinakabahan kapag nakikita niya ito. Bumibilis ang pintig ng puso niya kapag nasisilayan niya ang gwapong mukha ni Wilson. Ayaw niyang ipagkamali sa ibang bagay ang nararamdaman niya. Ayaw na uli niyang masaktan. Labis na sakit ang idinulot sa kanya ng huling pakikipagrelasyon niya, kaya naman iniiwasan niyang makipag-interact sa mga lalaki. Kung wala rin lang siyang gagawing importante sa labas, ay naroon lang siya sa loob ng bahay niya at nagtatrabaho. Oo, masasabing gumagawa na siya ng sarili niyang mundo at ikinulong niya ang sarili roon. Pero kung yun lang nga ang tanging paraan upang hindi na uli siya masaktan, ay mas nanaisin niyang doon na lang siya mamalagi. Pero mula nang makilala niya si Wilson, tila nagulo na ang buhay niya. Hindi man ito aminin, halatang nagpupumilit itong pasukin ng mundo niya. She wished he would leave her alone. Ngunit tila hindi napipick up ng binata ang mensahe na yon. Tila manhid ito. Tuwi na ay natatagpuan pa rin niya ito sa labas ng bahay niya kapag lumalabas siya. Nakangiti, handa uling makipagbiruan at manginis katulad ng nakagawian nito. Pero hindi niya ito pwedeng iwasan sa pagkakataong yon. Hindi siya pwedeng tumangging makatrabaho ito. According to Alice, Wilson was a very talented visual artist. Kaya ngayon ay wala siyang ibang choice. Kundi makipag-collaborate rito para sa series of Copy Pages books na ipapublish ng Telltime Publications. Naalala ni Jackie ang encounter nila bago magtanghali kanina. Sinadya pala nito na abangan siyang lumabas ng bahay niya dahil alam nito na pareho nilang imimit si Alice. Ngunit hindi nito ipinalam yun sa kanya. Nang pumasok ito sa opisina ni Alice at nakita nito ang gulat na reaksyon niya, ay napuno ng amusement ang mga mata nito na waring natuwa ito na napaglaruan siya nito. Bumuntong hininga ang dalaga. Saka na niya poproblemahin at iisipin si Wilson at ang proyektong pagsasamahan nila. Hindi pa naman sisimulan ang proyekto hanggang sa susunod na linggo. She bent down to pick up her grocery bags. May pumigil sa mga kamay niya, kaya napatingala siya. Let me, wika ni Wilson
at inunahan si Jackie sa pagbuhat sa mga grocery bag nito. Bumuka ang bibig nito habang nakatingin sa kanya, nangaakusa ang mga mata ng dalaga. "I know you're thinking na sinundan kita. But you couldn't be more wrong. Hindi ko alam na nandito ka nagpunta. I didn't have the slightest idea. Honestly, I was only here to..." Tumingin ang binata sa hawak na brochures ng mga laptop na nadampot niya sa gadget store na pinanggalingan niya. "To get some this, I need a new laptop, you see? I broke the one I bought 2 years ago. So, uuwi ka na ba? Let's go." Naglakad na siya bago pa makapagprotesta ang dalaga. Wala itong choice kundi sundan siya dahil bit-bit niya ang mga grocery bags nito. "Bakit mo ako sinundan dito?" Seryoso na tanong ni Jackie. "I told you already. I had no idea that you were also here. I only noticed you because I was right across you. Do you think it's fate?" Nakangising tiningnan siya ng binata. "I think you're lying." Angil nito. "Give me those bags." Iniiwas niya ang kanyang mga kamay. "Now, take it easy, honey. Malapit na tayo sa sasakyan ko. There's no use na ipasa ko pa sa'yo mga ito. Hindi ako sasakay sa kotse mo, Wilson. Sa taxi ako sasakay." Angil pa ng dalaga. Napansin ni Wilson na habang umaandar ang oras ng araw na yon, ay palala ng palala ang emotional response nito sa kanya. Nang magkita sila kanina sa harap ng bahay nito, ay ngumiwi lang ito at tinangka siyang iwasan. Nang umalis sila ng opisina ni Alice, ay sinigawan siya nito. Ngayon naman ay parang nais na nitong sakalin siya. Inisip ng binata kung tama bang sinundan niya ito sa shopping mall. Gayong kasasabi lang niya kanina na bibigyan niya ito ng sapat na panahon para masanay ito sa larawang matagal nang nasa isip niya. Ang larawan kung saan magkasama silang dalawa sa iba't ibang senaryo. Talking, drinking coffee, working, traveling, reading, watching TV, eating, house cleaning, kissing and making love. Especially the last two. Pero naisip din ng binata na sobra-sobra na ang panahong ibinigay niya kay Jackie. 4 years na niyang sinusubukang mapalapit dito. Ngunit wala yung pinatunguhan dahil napakagaling umiwas nito. Kung hindi pa siya tumawag ng nagdaang linggo sa opisina ng Telltime Publications para ialok ang serbisyo niya bilang photographer, ay hindi pa sila magkakasama ni Jackie ng araw na yon. She would be in her lonely house all by herself, writing the kind of stuff she wrote. Baka kailangan na niyang mag-iba ng taktika at ipagtulakan ang kanyang sarili sa dalaga. If he would regularly show up in her front door, baka dumating ang panahong ma-immune ito sa kanya. She might start to accept him as a friend. Then, maybe, if he would press all the right buttons, more than friends. He awfully and painfully wanted to be more than friends with Jackie. Matagal na siyang umiibig sa dalaga. "Look, Wilson, pwede mo namang ibigay sa akin ang mga grocery bag. May mga taxi na rito," wika ni Jackie. Malapit nang maubusan ng pasensya ang dalaga sa binata, pero pinipilit niyang pakalmahin ang sarili. She would not lose her temper, not again. Nasigawan na niya ito kanina at pinagsisihan niya yon. Hindi siya sumisigaw. Sa lahat ng pagkakataon ay kayang-kaya niyang magtimpi ng emosyon. Kaya hindi niya alam kung bakit nawalan siya ng kontrol nang magkausap sila kanina ni Wilson. If truth be told, sanay na siyang makipag-deal sa mga taong nangungulit sa kanya. Pero bakit parang hindi niya alam kung paano makipag-deal kay Wilson? May parte ng pagkataon niya na nagpapanik tuwing nakikita niya ito. She could not handle him the way she coolly, smoothly and successfully handled the people around her. Kahit kailan ay hindi pa siya naging cool tuwing nasa paligid si Wilson. Parang palagi siyang magkaka-heart attack tuwing magsasangga ang mga landas nila. Paano pa niya ipapaliwanag sa ibang paraan ang pagbilis ng tibok ng puso niya tuwing makikita niya ito? Wika niya sa sarili. What's the sense na bawasan mo ang mga taxi sa Metro Manila? I'm sure somebody else need the taxi. Ipaubaya mo na yun sa iba, he said in his usual playful tone. Right now, isa ako sa mga nangangailangan ng taxi na yun. Pakli naman ng dalaga. That's where you're wrong. I'm here. You wouldn't need anyone else or anyone else's car as long as I'm with you, Jackie.
I don't need you or your dumb car. Heard of carpooling before, honey? Nais na talaga niyang mabawi rito ang mga grocery bag niya. Pero ang tanong ay paano niya yun gagawin? Ni hindi siya makalapit sa binata dahil napakabilis nitong maglakad. Mas may advantage ito sa kanya dahil mas mahahaba ang binti nito. Mataas na lalaki ito. He was a 6-footer. Pero hindi ito mukhang poste. Poste ang huling bagay na pagkukumparahan niya kay Wilson. He had outstanding looks, outrageously gorgeous looks. Pero hindi niya ito pinupuri. Nagkataon lang yun na katangian nito at walang sense na magsinungaling siya sa sarili niya na pangit ito. Nakarating sila sa sasakyan ng binata. Inilagak nito ang mga grocery bag niya sa trunk nito bago ito humarap sa kanya. Ngumisi ito nang makita ang hingal kabayo siya sa pagsunod dito. Well, well, look at that. Ngayon lamang nangyari na si Miss Jackie Hernandez humabol sa akin. Nakangiti na wika ni Wilson. She couldn't believe him. Nakakapagbiro pa rin ito pagkatapos nilang tawirin ang malawak na parking area ng shopping mall. Tila hindi nito alintana ang matinding sikat ng araw. Medyo naging rosy ang maputing balat nito pero hanggang doon lamang iyon. Hindi ito pinagpawisan. Higit sa lahat, nakukuha pa nito ngumiti. Wala bang nakakasira sa mood ng lalaking ito? Inis na bulong ng dalaga sa sarili. Hindi siya hihingali ng ganoon kung hinayaan na lamang siya nitong mag-taxi. And he thought he was being helpful. Are you mad now? I'm sorry. I'll stop running away from you. Here, give me a hug. I'm all yours. Ibinuka pa ng binata ang mga braso. Wala nang lakas ang dalaga na makipagtalo sa binata. Kaya tinanggap na lamang niya ang alok nito na sumabay siya rito. Pero hindi ang yakapin nito. Lumakad siya patungo sa passenger seat ng sasakyan nito. No hug? Nakangiti pang tanong ni Wilson. Nang tingnan lang niya ito ay ngumisi ito. Ini-unlock nito ang sasakyan at binuksan ang pinto para sa kanya. Hindi niya yun pinansin. Sa halip ay sa backseat siya sumakay. Alright, alright. Kung ayaw mong tumabi sa akin, hindi kita pipilitin. Ano naman kung isipin ng mga tao na driver mo ako at amo kita? Sa ganda mong yan, papasa ka talagang senyorita ko. Pagbibiro pa ni Wilson. Sumakay na rin siya sa kanyang sasakyan. Inobserbahan niya kung kikilos si Jackie at lilipat sa tabi niya. He chuckled when she didn't. Binuhay niya ang makina at nag-drive palabas ng parking area ng mall. Did you have fun shopping? Tanong niya rito kapag one. Hindi ito sumagot. Sinulyapan niya ito sa rearview mirror. Magkasalubong ang mga kilay nito. Nakalapat ng mariin ang mga labi at nakakross sa harapan ng dibdib ang mga braso. Parang pinaparating nito sa kanya na hindi ito masaya na naroon ulit ito sa loob ng kanyang sasakyan. Jackie was breathtakingly beautiful. He had always known that. Although hindi niya alam kung aware ito roon. When he spotted her moving into their village 4 years ago, he knew her beauty had captured his heart. She was not beautiful in the way soap opera heroines were beautiful. Hindi ito mestiza. Parang kape ang kompleksyon ng dalaga. Her face had perfect symmetry. Her forehead was wide and smooth. Malalim ang mga mata nitong kulay brown-gray. Manipis at mataas ang bridge ng ilong nito. Her mouth looked delicate. Sa tansya ng binata ay nasa 5'7 ang height nito. Her body was well-proportioned. Bilang isang artist, mas humahanga siya kapag balanse ang katawan ng isang babae. He liked curves too, pero hindi exaggerated na kurba. As far as he was concerned, a woman could be curvaceous without being sexy or beautiful. Jackie could quit her writing job and start making a living out of modeling. He would be glad to take her in as his model anytime. On second thought, hindi ang gawin itong modelo niya ang matagal na niyang hinahangad. Besides, duda siya kung sumagi sa isip nito ang maging modelo. Tila kontento na ang dalaga na magtago sa bahay nito at magsulat na lamang habang buhay. You're not talking to me, tanong niya. Ipinaling nito sa kaliwa ang mukha nito bilang tugon sa kanya. Pumalatak ang binata. Sayang, may sasabihin sana ako sa'yo. I admit it, sinundan kita sa mall. But only because may gusto kong sabihin sa'yo.
Pakiramdam ko kasi mahalagang masabi ko kaagad sa iyo to. Nagtagumpay siyang makuha ang atensyon ni Jackie dahil tumingin na ito sa kanya. Ano bang sasabihin mo? Bakit hindi mo pa sinabi sa akin kanina sa opisina ni Alice? I tried, pero tumanggi kang sumabay sa akin pag-uwi. Nagalit ka rin sa akin. Tila nagtatampo na wika ni Wilson. I'm so sorry kung nasigawan kita kanina. Nabigla lang ako. Tila nahihiyang sabi ng dalaga. It's alright, don't worry. You're still a saint in my eyes, Jackie. I'm not a saint? Sabihin mo yan sa mga taga-village. Anong kinalaman dito ng mga nakatira sa village? Nagtatakang tanong ni Jackie. Saint ang tingin nila sa'yo. Especially the mothers. They're all like you. Gusto ka nilang gawing role model ng mga anak nila. Why? Dahil hindi ka katulad ng ibang babae. Hindi ka labas ng labas. Lalo na sa gabi. Hindi niya ito pinansin. You're hardworking. Wala kang ibang inaasikaso kundi ang trabaho mo. I just sit in front of my PC all day. Walang mahirap dun. Paliwanag nito. You're intelligent, Jackie. A writer. I write cookbooks and manuals. Hindi kailangan ng mataas na IQ para isulat ang mga yon. Just technical writing know-how. Patuloy na paliwanag ng dalaga. Mabait at magalang ka din. Patuloy pa na wika ng binata. Hindi ako mabait. Nagbuga ng hangin si Jackie na parabang napapagod na itong itama ang mga maling description na ibinibigay niya rito. Again, sa mga taga-village ka umapila, huwag sa akin. Seryoso na sabi nito. Totoong sinabi niya na pawang magaganda ang opinion ng mga taga-village nila kay Jackie. Totoong hindi ito sociable, pero may mga pagkakataong ding hindi nito naiiwasan ang ilang mga residente sa village na lumalapit dito. Pinakikiharapan nito ng maayos sa mga yon kahit halatang napipilitan lamang ito. Matiyagang sinasagot nito ang bawat katanungan ng mga taga-village. Ang totoo, mabait ito kapag may kaharap itong ibang tao kabilang siya. Sinisikap nitong maging mabait sa kanya kapag nako-corner niya ito. Pero napansin din ni Wilson na mas maiksi ang tolerance nito sa presensya niya. Kapag ipinipilit niya ang sarili niya rito ng mas matagal kaysa sa kaya nito, ay iisa ang mangyayari. Masisigawan siya ni Jackie. Baka masaktan din siya. Pero tinatanggap yun ni Wilson. Kahit sigawan siya ni Jackie ng ilang beses, ay walang kaso sa kanya yon. Mas magugustuhan pa niya ang mga yon. Hindi dahil sa masokista siya. Napagtanto lang niya na hindi magandang bagay kapag nagiging nice si Jackie. To her, being nice meant being unattached. Wala itong ina-expose sa sarili nito kapag humaharap ito ng maayos sa ibang tao. Pero kapag naiinis ito sa kanya ay lumalabas ang emosyon nito. Nakikita niya ang tunay na nararamdaman ng dalaga. It meant a lot to him. Dahil batid niyang hindi normal para dito ang ipakita yon. Sanay itong magtago. Pero gagawin niyang misyon ang hilahin ito palabas ng malungkot na mundong pinagtataguan nito. Gagawin niya yon ng dahan-dahan. So slow, she wouldn't be aware of what he was doing. Wika ng binata sa sarili. Forget it. I couldn't care less kung ano ang opinion sa akin ng mga tao sa paligid ko. Wika ni Jackie. Now, ano ba talaga ang sasabihin mo? Hindi ko alam kung ano ang isipin mo tungkol dito. But it occurred to me na magkakasama tayo ng matagal dahil sa Coffee Pages book project. Sinulyapan niya ito sa rearview mirror upang tingnan ang magiging reaksyon nito sa kanyang sasabihin. Nakatingin din ito sa kanya na tila naghihintay pa sa sasabihin niya. Ano ba ang sasabihin ni Wilson na ikakagulat ni Jackie? Hanggang dito na lamang po ang unang kabanata ng The Boy Next Door. Sana ay patuloy niyong subaybayan ang aming susunod na kabanata. Maraming salamat po.